So, welcome back dito sa 7th CC Series tutorial niyo. Sa araw itong pag-usapan natin ay tungkol sa Inset Box Shadow. So, ano ba ang Inset Box Shadow? So, sa nakaraang tutorial, nakita nyo yung box shadow natin ay patungo sa labas. So, yung inset sa word na in ay papasok. So, punta na natin yung text editor natin. At dito sa may text editor natin ay ganoon pa rin naman yung mga inputted na mga data dito. So, babaguhin lang natin yung header box natin. So, gagawin na natin tong inset. Punta natin yung box shadow natin. Tapos dito sa box shadow, before nitong horizontal value para sa box shadow natin, ay lalagyan natin ng word na inset. Or itatype natin to. Tapos, makikita nyo ngayon, kapag nirun natin to sa My Chrome, ayan. So, napansin nyo na yung shadow natin ay papasok na. Andito na siya mismo sa may header box natin. So, medyo pangit yung kulay ng box shadow natin. So, kung halimbawa gagawin natin tong 23, 23, 23, ay medyo makapal or madilim na yung box shadow natin. So, para hindi natin to maging problema, ang gagawin natin na value dito ay RGB. At may idadagdag tayo, A. Ano ba yung A? Kasi dati natutunan nyo na yung R stands for red, ang G stands for green, ang B ay nag-stand for blue, ang A ay stand for alpha. So, ano ba yung alpha? Ito yung kapag halimbawa yung opacity niya ay 100%, so ibig sabihin, visible siya. Kapag ka naman 0.5 or 50%, ibig sabihin ay kalahati lang yung visibility niya. Kapag 0% or 0 talaga, 0.0, ibig sabihin nito ay wala ka talagang makikitang RGB, hindi siya visible. So, RGB natin. At maglalagay tayo ng value na 0 para sa red natin, 0 para sa green natin, 0 para sa blue natin, at 0.9 lang muna para sa alpha natin. So, makikita nyo ngayon na parang hindi naman nagbago ang ginawa natin. Oo, pero kapag ginawa natin to ng 0.1, makikita nyo ngayon na parang nawala siya pero meron siya ditong shades of black. Okay? So, kapag ginawa natin to ng 7 or 0.7 para sa alpha natin, makikita nyo na medyo visible lang siya pero hindi siya ganun ka-visible. So, ganito ang RGBA kapag naka-inset ka. Siyempre, yung A natin ay para sa alpha, na ibig sabihin nito ay ang visibility or yung opacity ng RGB colors natin. So, kung ginawa natin ito ng 0.5, ay medyo hindi naman talaga siya ganun kasama ang resulta. So, gagawin natin dito ay i-delete natin itong horizontal shadow niya. So, since ito yung value para sa horizontal, ito yung lalagyan natin ng 0 pixel. At voila, meron na tayo ngayong box shadow na vertical lang. So, ibig sabihin, nandito lang yung light nito sa, at saka yung shadow nito ay papuntang baba. Tataasan natin to, gagawin natin 35 pixel. Ayan. So, makikita nyo ngayon, meron tayong shadow na 35 pixel na hindi masyadong maganda tingnan. So, kung bababaan natin to, 0.3%, ayan. May kikita ka ngayon na medyo may pagka okay na rin naman. Pwede na. Pero kapag binawasan natin to ng 15 pixel para sa vertical value natin, ayan, nakikita nyo na medyo okay-okay na siya. So, ganun lang sa inset box shadow, guys. Ang tandaan nyo lang, kailangan nyo lang maglagay dito ng inset kapag gusto nyo na yung shadow nyo ay paloob. At horizontal value, vertical value, blur value, distance value, at saka yung RGBA natin or yung color natin na merong alpha para ma-control nyo kung gaano siya ka-visible. Please support my channel by clicking the subscribe button, and if you have learned something from this video, you can also click the like button. Thank you for watching. See you soon.